Good morning, Mr. President. Good morning, distinguished guests. Today is a very significant day because the President will sign into law the revised AFP Modernization Act in order to make the provisions of Republic Act number 7898 more responsive to a continuously changing international and regional security environment. Mr. President, before we proceed, may I introduce the distinguished personalities seated at the presidential table. Speaker Feliciano Belmonte Jr., Senator Panfilo Lacson, principal author, sponsor, and chairman of the Senate Committee on National Defense, Senator Antonio Trillanes, principal author, Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Congressman Roy Lo Gonzalez, co-author, co-sponsor, and bicameral conferee Roy Lo Goles, Congressman Jose Subiri III, committee vice chair, co-sponsor, and bicam conferee, Deputy Speaker Maria Isabel Climaco. We also have with us Majority Leader Neptali Gonzalez II, DND Secretary Voltaire Gasmin, AFP Chief of Staff General Jesse De Llosa. May we also invite the other members of Congress who are with us here in the audience to please join the President and the leaders of Congress to witness this auspicious occasion. At this point, may we request the President to now proceed with the signing of this piece of landmark legislation. Upon signing by the President, the new law shall be known as Republic Act number 1035349, based on House Bill number 6410 and Senate Bill number 3164, entitled An Act Amending Republic Act Number 7898, establishing the revised AFP Modernization Program and for other purposes. On the part of the House, the bill was principally authored by Congressman Rodolfo Biason of the Lone District of Muntinlupa, who is also chairman of the Sponsoring Committee on National Defense. Among the co-authors and co-sponsors of the bill were the following: Speaker Belmonte, Deputy Speaker Climaco, Congressman Goles, Congressman Subiri III, Majority Leader Neptali Gonzalez II, Congressman Mel Senen Sarmiento, Congressman Rufus Rodriguez, Congressman Maximo Rodriguez Jr., Congressman Leopoldo Batawil, Congressman Jose Carlos Cari, Congressman Jesus Sakdalan, Congressman Sunny Colyantes, Congressman Dakila Carlo Kua, Congressman Cesar Halosos, Congressman Tupay Loong, Congressman Cesar Sarmiento,
Congressman Renato Unico, Congresswoman Susan Yap, Congresswoman Noor Ana Sehidula, Congressman Thomas Osmeña, Congresswoman Calixto Rubiano, Congressman Jimmy Hataman, Congressman Fernando Gonzalez, and Congressman Eddie Gulyas. On the part of the Senate, the bill was principally authored by Senator Panfilo Lacson, who is also chairman of the Sponsoring Committee on National Defense and Security, along with Senator Antonio Trillanes, Senator Ralph Recto, Senate President Juan Ponce Enrile, Senator Edgardo Angara. Other co-authors and co-sponsors were Senator Loren Legarda and Senator Franklin Drilon. Thank you very much, Mr. President. May I now call on the Executive Secretary to introduce the President. Mga kasamahan sa serbisyo publiko, let's welcome His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Benigno Simeon Aquino III. Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Speaker Feliciano Belmonte, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Sani Coloma, Manny Mamba, Senator Panfilo Lacson, Senator Sani Trillanes, Senator Ed Angara, Honorable Members of the House of Representatives, General Jesse De Llosa, and the men and women of the Armed Forces of the Philippines, officials and staff of the Department of National Defense, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal kong pong kababayan, magandang umaga po ulit. Una-una, hingi ako ng paumanhin sa inyo. Kausap natin yung isang membro ng Foreign Affairs ng Britain at marami itinulong sa atin kasama na yung sa ating framework agreement with the MILF, amongst other things. Isa ko sa pinaka-staunch allies natin bilang chief salesman ng bansa at saka diplomat, sumipsip po tayo sa ating mga kakampi sa Britain para mapatibay palalo ang ating samahan. Okay. Taong 1995 nang maisa batas ang Republic Act 7898 o mas kilala sa tawag na AFP Modernization Act. Layo nitong tiyakin na habang umuusad tayo sa mas modernong panahon, hindi napag-iiwanan sa uri ng gamit at armas at nakakasabay sa antas ng kasanayan ang ating sandatahang lakas. Subalit, makalipas 17 taon, hindi maikakaila ang malawak na agwat sa pagitan ng mga antigo at pabugak-pugak na kagamitan ng ating kasunduluhan at sa mga mas makabagot high-tech na armas ng ibang mga nasun. Nagbago na rin ang mga bantang pansiguridad ng ating bansa. Kung dati, labis na nakatutok ang pamahalaan sa pagpigil sa mga rebelde, ngayon kailangan pagtuunan ng higit na pansin ang kaliwat kanang tangka ng mga terorista. Habang buwababa ang bilang ng mga maanib sa mga grupong komunista at matapos tayong makapagpanday ng kasunduang pangkapayapaan sa MILF, may iba pa rin mga pagsubok na kailangan nating paghandaan. Gaya na lamang ng usaping teritoryal na kinakasangkutan rin ng ibang mas malalaking bansa sa riyon. Kaya naman, napapanahon at makabuluhan ang paglalagda natin ng new AFP Modernization Act. Hudyat ito sa pagbubukas ng mas moderno, mas matatag at mas mapapagkatiwala ang kabanata sa kasaysayan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Humahakbang tayo pasulong tungo sa isang pambansang tanggulan na may tunay na kakayahan na protektahan ang sambayanan laban sa anumang banta sa ating soberanya, kaligtasan. Patunay din ito sa dedikasyon ng pamahalaan na itaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipinong buubuo ng sandatang lakas. Ang ating pumbukang bibig,
hindi natin kailanman hahayaang maagrabyado ang mga kawal nating mag-alay ng dugo't pawis para ilayo sa kapahamakan ang mga Pilipino. Kung kayo man ay nagsasaayos ng santambak na papeles sa Camp Aguinaldo, nasa kalagitnaan man kayo ng relief operation sa Compostela Valley o nakadestino man kayo sa isang liblib na kampo sa Luzon, para sa inyong mga kawal na Pilipino ang new AFP Modernization Act. Gaya ng binanggit natin sa huling sona, 75 bilyong piso po ang nakalaang pondo para sa new AFP Modernization Act na gagamitin para sa susunod na 5 taon. Bago pa man po ang pag-amendang ito sa loob lamang ng 1 taon at 7 buwan. Nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa AFP Modernization Program. Ilang bilyon na lamang po ay mapapantay na nito ang 33 bilyong pisong pondo na nailagak sa nasabing programa sa nakalipas na 3 administrasyon. At dahil nga sa new AFP Modernization Act, mas nabibigyan tayo ng kakayahang bumili ng mga bagong kagamitan ng sandatang lakas, mga bagong eroplano at helicopter para sa Air Force na babagwi sa ating papawirin, mga moderno at dekalidad na barko ng Navy na tatanod at magtatanggol sa ating mga baybayin, mas mabibilis na mga tangkit sasakyan para sa pagresponde ng ating army, at mga dekalibring armas at iba pang modernong kagamitan para sa buong kasunduluan. Excuse me. Napatunayan na po natin sa tuwid na daan, hindi lamang ang dedikasyon natin ibigay ang mga pangangailangan ng mga sundalo, kundi ang magbigay ito sa kanila sa tapat na paraan. Para matiyak na pupunta ang pondo sa tamang paglalaanan at masigurong bawat armas o kagamitang bibilin ay kailangan talaga para mapalakas ang ating tanggulan, bahagi ng pag-amyenda ang maigting na pagpapatupad ng Defense System of Management o DSOM. Isa itong mekanismong binuo upang masusing bantayan hindi lang ang pagkuha ng pinakaangkop na armas, kundi maging ang tamang paggugol ng pondo. Sa puntong ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga mambabatas, sa mga opisyal ng Department of National Defense sa pamumuno ni Voltaire Gasmin, gayon din sa mga opisyal ng sandatang lakas na nagtulong-tulong sa pagpapanday ng new AFP Modernization Act. Tiwala po akong sa mga susunod na buwan, magsisimula nang makita ng sambayanan ang makongkretong bunga ng ating mga pagsusumikap, gayon din ang pagtaas ng dangal at moral ng ating buong kasunduluhan. Malinaw po, mula man sa araw-araw na pagbasag natin sa record high ng Philippine Stock Exchange o sa makasaysayang kasunduan pangkapayapaan sa Bangsamoro, at ngayon ang mas moderno at matibay na pabansang tanggulan dahil sa new AFP Modernization Act, patuloy nating binibigyan si Juan de la Cruz ng dahilan upang ipagmalaki ang kanyang bandilat bayan. Binibigyan natin siya ng dahilan upang labanan ang gutom at kahirapan dahil batid niyang kakampi niya ang pamahalaan. Binibigyan natin siya ng dahilan upang ipaglaban ang kanyang karapatan dahil alam niyang patas ang timbangan ng katarungan. Binibigyan natin siya ng dahilan upang manindigan para sa mapayapat malayang pamumuhay, dahil alam niyang nasa panig niya ang sandatang lakas ng Pilipinas. Mga kawal na hindi lang puro tapang at modernong gamit ang inaasahan, bagkus pangunahin pa rin nilang sandata ang tapat na paglilingkod, malasakit at katwiran. Sa mga tuwid, sa paglalagda natin sa new AFP Modernization Act, muli na naman tayong nabibigyan ng dahilan upang ipagdiwang ang pasan ng taong bayan na tahakin ng tuwid na daan, at humakbang tungo sa mas makabuluhang kinabukasan. Ulit, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po.